Mga kapuso, pitong araw na lang, Pasko na. Kaya naman marami po ang dumayo sa Divisoria para mamili. Eh ang tanong, nasunod ba ang mga health protocol? Saksi, si Salima Refran. Tanghaling tapat pa lang, hindi na magkamayaw ang mga tao sa Divisoria. Pahirapan na ang pagsunod sa physical distancing. Karamihan naman ay nakamask. Ang face shield na mas nang isuot pag nasa labas ng bahay, naging headgear na ng ilan. Base sa ilang pag-aaral, nababawasan ang transmission ng 67% kung magsusuot ng face mask. 82% naman kung susunod sa isang metrong physical distancing. Alam man daw ng mga vendor at mamimili ang banta ng COVID-19, pero handa silang hamakin yan para kumita o di kaya'y makamura. Sa Divisoria, kunyari may 3,000 ka, lahat na ng buong pamilya mabibigyan. Basta mag-ingat na lang. Kahit pa paano po, nakabawi naman. Magtsatsaga ka lang talaga. Magtsatsaga ka lang talaga. Saka talaga nga harapin mo yung wrist. Opo. Ganun po talaga eh. Kasi pag hindi mo inarap yung wrist, hindi ka mabubuhay. Lagi kong sinasabi sa mga pulis ko na kahit na imposible, huwag tayong magsasawa. Andun tayo para i-maintain yung physical distancing. Mahigpit man ang mga pulis sa mga hindi nagsusuot ng face mask, hindi naman nila ito magawa sa face shield. I-re-recommend namin, and I know they knew it, na kailangan namin ng isang batas siguro para dito naman sa face shield. Kasi pag binawalan natin lahat ng tao, paano na yung isang aspeto ng ating yung ekonomiya? Christmas mood na rin sa mga mall. Kaiba nga lang sa nakasanayan ng realidad na nasa gitna tayo ng pandemya. Sa isang mall sa Ortigas, bukod sa paalala ng pagsunod sa health protocols, ay may umiikot din na sanitation teams. May ilang piniling sa mall mamili ng regalo. Mas mahirap, syempre hindi lang sa yung safety pag sa mall. Of course, the budget then budget-wise, kasi pandemic, hindi naman dapat mag-spend lang masyado. Christmas is Christmas eh. People would like to still try to spend Christmas as much as possible instead of hiding in fear. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi